Kayo, ako po si Kak Eric. Kak Eric. Good morning also sa staff niyo sa DCRH at kay General Parlade. Mm-hmm. Ako po ay 27 years ka Leo sa CPPNPNDF. Ako po ay na-recruit mula sa kabataang estudyante. Nagsimula pa po bilang College Editors Guild of the Philippines. At CGP yan ka Leo. Uh-huh. At ako po ay kabataang nanulat pang campus. Kapanood ko po si Teddy Casinyo. Okay. Ang CGP po ay open organization na pinamumulungan ng mga kadre ng CPP kagaya ko. Pero nang magsimula ako kadayo, tama yung sinasabi ni General Parlade, hindi ko rin po alam yon na mayroon palang underground. After 3 months kadayo na ako yung nagpunali kontra base militar, kontra SDPAP sa UP, yung socialized tuition fee noon, pagtaas ng matrikula at pagtaas ng mga gasolina, ako po inimbitahan ng mga dati kong kasama. Hindi ko alam na sila pala ay mga kadre ng CPP at ng Kabataang Makabayan. Na-recruit ako kadayo sa Kabataang Makabayan noong September 1988. So, anong school ka, Ka-Eric? Yes. Anong school ka galing? Eskwelahan? Sa UP Diliman pa ako na na-recruit. Okay, UP Diliman. Okay. Tapos, ako po dineploy sa Visayas. Noong December 1988 kadayo, naging member ako ng Communist Party of the Philippines. Wow. At dineploy ako sa UP Visayas at iba't ibang universidad sa Iloilo at sa iba pang rehiyon sa Bisaya. Ang trabaho ko po mag-organize ng mga estudyante sa ilalim ng College Editors Guild of the Philippines. Mm-hmm. So hindi alam ng mga estudyante at mga kabataang manunulat na pinapaseminar namin kadayo na kami ay mga CPP din. At the same time, ako ay CGP officer, national, at naging regional chairman. Mm-hmm. And then, na-deploy ako kadayo. National Union of Students of the Philippines. Ang mga kapanahonan ko naman sila, Miss Sally Carino, I think teacher, professor na siya ngayon sa Asian Institute of Management or Asia Pacific University. Hindi ko sigurado kung sa ato dalawa. Mm-hmm. And mula doon, nagtuloy-tuloy ako kadayo. At ako po ay naging organizer ng mga communities sa Region 6. And then ako po ay ang huling trabaho ko po from 88 to 2001. Kami po ang namuno at nagsagawa ng special project na era chairperson o bagong alyansang makabayan sa area ng Panay Island. Mm-hmm. At kami po nagpatalsik kay Pangulong Estrada. And during that time po, hindi alam ng mga senador, ng mga kongresista at mga governors na kausap namin. Pati po ni Manong Chavez, I think hindi rin namin kasi pinaprangka sa kanya, nang kaharap niya ay mga CPP kadre. Maybe may idea lang siya, hindi naman namin kinoconfirm yan. Mm-hmm. Nung nasa NPA na kami, saka na kami, sa kanya na nalaman na kami pala yung dati. Mm-hmm. Kami yung naglinya kay Cardinal Sin. So, marami pong dapat may kwento na totoo na hindi po ito gawagawang kwento ni General Parlade o ng Armed Forces. From 2001 kadayo, okay. Ako po yung na-deploy sa NPA, National Operational Command, March 2001, mm-hmm. hanggang 2015. So ibig sabihin po, kung itotal mo yung buong buhay ko sa CPP, it was 27 years, 1988 to 2015. Mm-hmm. Doon ko po na-confirm, ako po yung nagbunyag na si Ella Colmenares ay naging NPA sa Polillo Island, ay yung kapatid ni Angel Oxin. Okay. That was the year 2004, 2005, kung hindi ko makakalimutan, mm-hmm. nang makita ko siya sa Polillo Island, nagpaplano kami noon sa NOC na i-raid ang munisipyo ng Municipal Police Station ng Polillo Island, Quezon Province. She was there. Mm-hmm. Isay ang gamit niyang pangalan sa Tina. Isay, yung code ang ginamit niya. Kasi mahilig kami gumamit kadayo ng code. Alias, uh-huh. Alias, yes, alias. So yung tawag namin dyan, Nom de Guerre, mm-hmm. o code name sa underground. So ang buhay namin, kung makita mo kadayo, to make it simple kasi sa radio tayo, and we can arrange personal mo kung may interview, mm-hmm. I will go to your station kasama mga kadring kasama ko. Mm-hmm. I was part of the National Operational Command ng NPA, kaya I can attest na si Ella Colmenares, she was from the USD LFS. Nag-underground din siya. Kagaya ko rin ng process kadayo. Mm-hmm. Hindi mo na alam na ikaw pala ay i-recruit later mula sa above ground organizations. Kasi ang namumuno niyan, puro mga CPP kadre. Kagaya ng buhay ko that I can discuss more extensively kapag nakita ko tayo kadayo at nagkaroon ng program para dito, mm-hmm. kasama po mga kadreng kagaya ko na buhay na testimonya. Mm-hmm. To make it very clear kadayo, okay. hindi po nagre-retagging ang government, hindi rin po nagre-retagging ang armed forces o ang national task force to end local communist armed conflict. Kami po ay totoong patotoo kasi kami po ang nagbibigay ng mga pagpapahayag at impormasyon na ito. Ka-Eric, sandali, kasi itinatanggi ni Angel Luxina na NPA kadre yung kanyang kapatid si Ella. Ayan, sabi mo kasama sa raid dun sa Polillo Island. So, kasama ba si Ella sa mga nagplano? Nasa frontline ba siya? May hawak bang baril nung irid itong munisipyo ng Polillo? Opo, kadayo, kasama po siya doon at kasama din ang asawa niya ng mga dating youth and student sector sa Maynila din. LFS din galing yung asawa niya. At alam ito ni Angel Oxin kadayo kasi nung sometime around 2006 na bumaba yan si Ella at kinontak namin dito nung nasa National Operational Command kami na sa Luzon area, hmm. dito sa area ng Cavite kami may safe house, okay. kinontak namin siya. Humihingi pa kami ng tulong dyan kasama siya sa kanyang kapatid na si Angel Oxin. Nag-withdraw pa ngayon one time ng 20,000 sa ATM sa BPI sa Timog. Para. Alam ko na siya si Angel Oxin, alam namin. Marami kami nakakakilala sa kanya. Mm-hmm. At alam namin na hindi naman Angel Oxin ang pangalan niya. Colmenares talaga siya. At alam namin na si Ella ay kapatid niya. Mm-hmm. And when Ella was already on a LILO status mula doon sa pagiging NPA sa Quezon, naging bahagi siya doon ng pagbubuo ng larangan sa Polillo Island. At pati sa mga attempts to harass and attack the Municipal Police Station in Polillo, she was there and alam niya ni Angel Oxin kung anong kapatid niya. Mm-hmm. Kaya nakakatawa ka dayo na parang lumalabas na nag-iimbento ang government at ang military at si General Parlade ay parang napagalitan pa ng public opinion ng mga netizens na parang hinaharas niya si Angel Oxin. O kaya si Lisa Sobirano at si Catriona Gray. Kaya kami ay lumabas na ngayon. This is the first time that I granted an interview to you kadayo kasi buhay ko rin nakataya dito. Mm-hmm. At buhay naming mga kadre nakataya dito. Kaya for the meantime, ikaw ang inuna namin sa DCRH because alam namin na makaprotektahan ang aming mga mukha. Pero time will come talaga na malalantad kami when Senate and Congress call upon us mm-hmm. To testify kadayo. Okay, Ka-Eric, ayan, una. Ayan, ilang kayong mga kadre at leader ng CPP National Operations Command na nagbalik loob sa pamahalaan? At ilang kayo? At bakit kayo nagbalik loob sa gobyerno? Bakit kayo umalis sa CPP-NPA?
Una sa tanong mo, bakit kami umalis? Marami kami, Kadeyo, dahil ang aming naging problema ay ang aming pamilya. Mm-hmm. When you grow old, Kadeyo, kapag bata ka pa, hindi ka pa pamilyado, mataas ang romanticism and idealismo mo na parang Superman ka na maniniwala ka na mababago mong lipunan at sa pamamagitan ng armadong revolusyon, magkakaroon ng radical na pagbabago at naglilingkod ka sa interes ng mamamayan, ng magsasaka at mga manggagawa. Yun ang ginagatong sa amin, sa aming mga ideolohiya. Pero nang nagbuo na ko ng pamilya, Kadeyo, ang asawa ko ay full-time din. Pag sinabing full-time, lubos pa na ako na revolutionaryo top member din ng CPP, organizer naman siya ng Gabriela. Mm-hmm. And then later, naging organizer siya ng Alliance of Concerned Teachers sa Region 16 also. At for 22 years, nauna ako sa kanya ng 4 years, nirecruit ko rin siya from university doon sa Visayas. At Kadeyo, sa tanong mo nauna, anong nagtulak sa amin na maglaylo o malis sa Kilusan? Despite almost 30 years ako, yung pamilya ko na malaki yung mga anak namin. 30 years ka sa... Antik na kaming mapatay, Kadeyo, sa Masbate, nang na-raid kami, doon ko na-realize yung pangangailangan na balikan ko muli ang ating pamilya kasi nawawalay kami sa kanila. So, tanong mo kung marami ba kami? Mm-hmm. Marami po, Kadeyo, pero ang iba po ay natatakot na rin lumabas. Ako po hindi ako nahuli, hindi rin ako na-captured. Hindi rin po ako arrested kasi wala akong warrant of arrest. Mm-hmm. Ako po ay naugnayan ng AFP, nakausap at napaliwanagan at ako po ay nakakita ng pagkakataon at oportunidad na hindi pala totoong mamamatay tao ang armed forces at hindi pala totoong wala nang buhay, Kadeyo, kapag umalis ka sa CPP. Ang papatay sa akin siya, Kadeyo, ay mga nalipong kasama. It will come. Kaya ginawa namin kay Arturo Tamara, dating sa kadre na namatay dyan sa may Fairview SM, Quezon City, kay Romulo Quintanar sa Kamamisya Restaurant at marami pang ibang mga kadre nasyonal. Si Popoy Lagman, Popoy Lagman. Hindi ko na pwede discuss sa programo, baka may ma-offend akong mga tao, pero hindi po NPA ang tumumba kay Popoy. Kaya Arturo Tamara lang, tsaka kay Romulo Quintanar NPA. Kasi po ang unit na yun ni NOC. Ayan, 30 years ka pala naging kadre ng CPP-NPA. So ikaw ay napasama rin sa mga ambos. Ayan, more or less, nakapatay ka rin ba ng mga sundalo, mga pulis sa inyong mga operasyon, Kaerik? Hindi po maiwasan, Kadeyo, at bumabalik pa yan kapag natutulog ako. Hanggang ngayon po, ang bangungot na yan ay daladala ko. Ang konsensya ko po ay sinisingil ako. This is my redemption. Ito pong pagbabangon at pagbabagong buhay ko at pagbabangon ng aking sarili para bawiin ang kasalanan ko sa taong bayan, lalo na sa mamamayan na nagpaaral sa akin na pinahirapan namin sa CPP-NPA. Tama po yung tanong mo. Hindi po yan mawawalay kasi digmaan yung sinamahan namin. Pero digmaan, walang katuturan pala, Kadeyo. Panaginip ng pagbabago pero bangungot ng kamatayan palang dulot namin sa mga kabataan at sa mga mamamayan. At marami na rin ako na-recruit, Kadeyo, na namatay. Wow. Hindi lang po sa part ng na-recruit namin na paging kasama, nakasama mo sa labanan na namamatay, Kadeyo. At grabe ang gitbit ng konsensya mo kasi hindi may uwi ang bangkay. Mm. Kung saan na lang kami inabot ng labanan, doon na lang ibabaon, Kadeyo, at i-inform na lang pamilya, hindi mabigyan ng matuwid na mga pag-aalaga ng kanilang pamilya, mga kasama namin namatay. Siguro, Kadeyo, kung tanungin mo ako diretsahan, more than 200 din ang kabataan na na-recruit ko in my span of more than 27 years in the CPP and PNDF. At yan po ay cargo ni konsensya ko. Mm. And this is now my redemption. Thank you po sa inyo, Kadeyo, for giving me the time to unload. Yung konsensya ko po, mabigat yun. Inaamin ko po sa inyong programa. Totoo yan. Isa pa kay Eric, ayan, ilang NPA operations attack ang nasamahan mo at saan ang mga ito? Ay, marami, Kadeyo, kasi national kami. Sa Samar, tatlo. Ang alala ko, sa Negros, dalawa. Then sa North Luzon, dalawa din. Siguro sa kabuuan, Kadeyo, hindi bababa sa mga 15 na mga military offensives. Ang iba, defensive. Pag defensive, ibig sabihin, Kadeyo, yung government na nag-initiate na palaban kami, nakubkob kami, or na-raid kami, mga lima. Tapos yung offensive na military offensive ng NPA, talaga na nandun kami, yung binabanggit sa dyan sa May Polilio, kasama si Ella Colmenares, siguro mga 15, Kadeyo, yan. Committee ng CPP-NPA, ka Eric? Hindi kami po Central Committee, kami ay staff direkta ng Central Committee Executive Committee. Kami ay under ng National Military Commission, NMC, National Military Commission, at ang aming unit ay National Operational Command ng NPA, staff kami ng Central Committee. So ang equivalent po namin ay mga National Cadre staff kami ng Central Committee, at I confirm ko na sa iyo, Kadeyo, marami kaming ginawa noon na project ng NPA, kagaya yung pakikipag-usap sa ilang paksyon ng mga magdalo noon. Kagaya ng nahuli si Lieutenant San Juan sa Batangas. Uh-huh. Project po yun ng CPP, NPA, NDF. Kasama po yun sa pag-destabilize ni Pangulong Arroyo. And marami pong mga pag-uusap noon na ginawa namin na totoo po yung nangyari, hindi po gawa-gawa. At pangalawa po, ang gusto kong emphasize, Kadeyo, lahat po kami mga kadre, mga siguro, I'll give you a figure. 90%, Kadeyo, ng mga kadre sa CPP, NPA, NDF galing sa kabataan at estudyante o sa mga urban area na tinatawag na white area. Kagaya ng pinanggalingan ko, pinanggalingan ni Ella Colmenares at marami pang iba, even ni Joe Masison. Pag-ayan ang tinatawag na urban areas or white area. Sa mga kadre na ito, Kadeyo, na nabubuo sa loob ng lahat kami ay nagsisimula bilang mga above ground legal activists. Okay. Kung kaya po, nang mawala ang anti-subversion law, mas naging madali po sa amin na mag-infiltrate ng government, Kadeyo, ang mag-infiltrate ng mga open organizations kasi magpapayo lang kami ng mga above ground organizations, magkukunwari kaming legal, we can now go on with the recruitment and then in a step-by-step manner, ay magbubuo kami ng underground component inside these above ground organizations. So, kaya dinideklara ko ba ngayon sa programa mo, Kadeyo, sa DZRH, na ang lahat na nakaupo ng mga bayan muna representatives, anak Tawis, Gabriela Women's Party, Kabataan Party, at ang ACT teachers ay lahat mga CPP. Opo, that is a direct declaration. Wow. Am I willing to confront them inside Congress kapag ipatawag ang executive session? Kapag mag-challenge ang DZRH through the Speaker Velasco na may mga CPP pala sa loob ng Congreso, am I and we are we willing to confront them face-to-face? Ang sagot po, Kadeyo, positive. Opo. At kapag nangyari doon, kapag executive session, mas maganda kung nandun kayo, Kadeyo, kasi malinaw po ang problema natin. The recruitment ay tuloy-tuloy po, lalo na sa mga kadre, at walang nagagawa po ang government. The government has been weakened, so
legally and ang pagkakawala ng anti-subversion law o Republic Act 1700 kadayo at ang problema sa hindi po inaamin ang underground at above-ground ay konektado, ang hindi malinaw na pag-explain sa publiko at hindi malinaw na paggamit ng mga ebidensya kung paano iugnay ang underground armado sa hindi armado na natukunwaring hindi daw armado pero konektado pala kagaya namin na kumilos sa white area, mahirap po sa government side kadayo ang pag-prosecute at ang pag-provide ng mga ebidensya. Kaya po wala na kaming choice kundi lumabas at lumantad kadayo. Ayan, medyo shocking yung sinabi mo nga mga kinatawan sa Kongreso na mga party leader groups, mga militant groups, ang makabayan na grupo. Sino-sino ang mga ito, Kaerik? Ah, si isa-isahin ko ha, kung may time ka pa. Sige. Si Sarapi Cadeo ay member ng National United Plan Commission, ang organo ng CPP na nag-organize ng mga middle class, professionals, party list, campaigns, ang mga alliances. Wow. So, diyan nabilang si Sarapi. At member din siya ng underground organization na lumaban. Lupon ng mga manananggol ng bayad, mga lawyers naman ito ng NUPL, na may underground component sa loob. Although hindi lahat ay underground, pero maraming abogado na dating mga kasama at kadre kagaya namin na nag-lawyer, mga dating kasama sa YS o yung student sector na nag-abogado, nare-recruit sila muli, nare-reproject sila. Number two, si Gaite. Si Gaite ay member ng National Government Employees Bureau. Pag sinabing Government Employees Bureau kadayo, ito ay under sa NOD, National Organization Department, staff organ ng Central Committee, parang equivalent sa amin, sa National Military Commission. Kami direkta sa Executive Committee ng Central Committee, sila under the General Secretariat. Ang trabaho ni Gaite ay mag-organisa ng mga government employees. So nag-organize ng underground sa loob ng government employee sector sa mga agencies kadayo. Opo, pinakamalakas po sa DSWD, NHA, NSA, DOH, DAR, DA. Mga 7 or 8 agencies kadayo infiltrated heavily. I will use the adverb. Ibig sabihin, may mga empleyado ng gobyerno na nare-recruit sa underground both sa CPP at sa NDF underground ng employees group na in-organize nila Gaite. Number 3, si Arlen Rosas ng Gabriela. Membro yan kadayo ng National Women's Bureau. Yan naman ang staff organ ng CPP. Underground lahat ito na unit kadayo ha. Underground yan na staff na nag-organisa ng kababaihan, leading Gabriela and Gabriela Women's Party, including Gabriela Youth. Kaya natatawa kami na magdi-deny-deny sila na wala silang kinalaman. Si Franz Castro ay membro ng National Teachers Bureau. Under naman ito sa NUFC. Kasama sila nila Sarating, nila Teddy Casino at nila Carol Araulio. Marami dyan kadayo na sila ay mga hardcore CPP kadre, mas nauna pa sa amin. But they pretend to be above ground and legal, purposely because ang deployment ng trabaho ng nila bilang CPP na sa open legal operations, sa pag-infiltrate, pag-radicalize, at pagbubuo ng mga alliances to weaken the government and broaden the base and political support of the CPP, NPA, NDF on the urban areas. Si Kuyamat sa Mindanao ito, bayan muna, membro ito ng Regional Urban Party Committee ng Northeastern Mindanao. I should know, bakit kadayo? Bakit? Nag-base kami sa area na yan. Kilala namin si Kuyamat. Nag-base kami sa area na yan kasama si George Madlos, ang membro ng COMID, Komisyong Mindanao. Eh, hindi ito matatapos kadayo isang araw kung paano namin i-discuss, baka maubos ang oras mo. Okay. We can schedule, pero ang tanong mo, are they active functionaries? Yes, they are. They are active CPP underground operatives. They are the enablers and supporters of NPA that we do not admit, and they are part of the NDF underground movement in the sectoral organizations that they lead. Eric, isa na lang. Ayan, si Congressman Nery Colmenares na tsuhin ni Angel Locsin. Ayan, kasi hinahamon niya si General Parlade na maglabas daw ng ebidensya na sila ay members ng CPP-NPA. Yes, kasama sila ni Sarapi sa National United Front Commission. Ulitin ko ang trabaho ng NUFC. Ang trabaho nito ay mamuno, magkumpas para sa kampanya, alyansa, party list, mga NGOs na binubuo, at pati ang pagbubuo ng mga middle class and middle forces sectors, church, professionals, lawyers, okay, at mga iba pa mga middle class sectors. Si Nery Colmenares at si Sarapi ay pareho. Sila din ang nag-organisa ng NUPL. At ang NUPL ay mayroong underground sa loob. Ang tawag ay lumaban. Okay. At sila ay konektado sa NDF. Sumusuporta sila sa armadong pagkilos ng NPA, and they are also CPP cadre. Okay. But not all of the open members kadayo understand this, and not all of the public will easily understand kung paano binibigyan ng cover at maskara ang pagkilos ng mga underground sa loob mismo ng mga above ground organizations na binabanggit ni General Parlade at ni Undersecretary Lorraine Badoya. Okay. Kaerik, alam mo, mabigat itong mga allegation mo na sinasabing itong mga kongresistang ito ay members ng CPP-NPA. Ikaw ba ay nakahandang humarap kung magkaroon ng confrontation at patunayan na sila nga ay members ng CPP-NPA, Kaerik? Tama po yan, Kadayo. At yun po ang kanilang depensa. In the hierarchy of evidences, ay number 3 lang ang worth ng testimonial evidence. Ang una ay documentary. Mahirap mo sila sa documentary kasi walang ini-issue na card o membership card ng CPP-NPA. Kaya nalulusotan nila. Number 2, circumstantial. At ang number 3, testimonial. Pero if there is preponderance of testimonial evidences and declaration coming from us, okay, na mga maraming kadre kagaya namin, tatanong mo, are we willing to confront them face-to-face in an executive session? Yes po. And it should be done immediately before po ang 2022 elections kasi kadayo, nasasayang po ang more than 400 million ng pondo ng Kongreso. Kasi every congressman kadayo, 68 okay. million times 6, that's 408 million. Wala silang ibang ginawa kundi sirain ng gobyerno, hadlangan ang mga programa ng gobyerno, pahirapan ang mga budget hearing, at batikusin at sirain ang mga leaders ng government natin, and yet they're being paid 68 million each one of them. Okay. At ang dapat i-audit yan na kadayo, kasi alam ko, ang mga allowances namin at mga support, nanggagaling yan sa mga pinatawag na consultants fees.
at mga pundo na kayang lusutan ng CPP sa paggamit ng mga liquidation support ng mga pundo na nanggagaling sa Kongreso. Kaya niluluto tayo kadayo. Okay. Ito mga kongresista na ito ng Makabayan Black ko, no? Ang tawag ko nga sa kanila, hindi lang Kamatayan Black, Makapili Group. Okay. Kasi Makapili kadayo, mga traidor yan sa bayan. At bakit gano'n na lang ang ating panggagalaitin na ma-expose at mabunyag ito? Bakit? Kasi nagsisinungaling sila kadayo. Parang sila ay mga santo at mga santita na walang kasalanan sa bayan. Ang masaklap kadayo, nasasayang ang pundo ng mamamayan, okay, nalilin lang ang taong bayan, okay, at nawawasak ang ating bayan patuloy dahil sa kanilang pagsuporta sa terorismo ng pinapalaganap, okay, ng CPP, NPNDF, kadayo. Okay, kadayo, 2 minutes. Okay. Last 2 minutes, please. Kadayo, okay, ang challenge ko very simple. They may deny na kilala nila kami, they may deny na members sila ng CPP, NPNDF. Pero ang challenge kasama, sa CPP, NPNDF, bakit hindi nyo kayang publicly i-condemn ang pagpatay, pang-ambush, panununog at terorismo ng CPP, NPNDF kung hindi kayo kasama sa kanila? And number 2, kadayo, last na ito. Okay. Bakit hindi kayo mag-support sa government? You are in the government, you are part of Congress, bakit hindi kayo sumama sa efforts ng government para tapusin na itong communist terrorism? 52 years na tayo, my God, kadayo, perpetual war na ito, sabi ni Carolyn Guevara. Kailan tayo ito matatapos? So kung hindi sila miyembro ng CPP, NPNDF, bakit hindi nila kayang gawin yun? Ang pagkondina at ang pagsuporta sa kampanya ng gobyerno. Maraming salamat, kadayo. Okay. Mabuhay po kayo.